LeBron James nga mga idol, hindi naglaro kanina against nga sa team ng Philadelphia 76ers para sa kanyang team. At mga idol, itong si Coach Frank Vogel, sinabi ang dahilan sa kanyang pre-game interview. Sabi ni Coach Frank Vogel, mga idol, nagising nga daw itong si LeBron James na mayroong pananakit ng ganyang tuhod, pero nga daw soreness sa kanyang left knee. Sabi ni Coach Frank Vogel, mga idol, magiging day-to-day daw ang injury status ni LeBron. At sabi pa rin ni Coach Frank Vogel na titingnan niya daw yung availability nito ni LeBron bukas nga sa kanilang back-to-back second game against nga sa Charlotte Hornets. Yan nga, mga idol, ang rason bakit itong si LeBron ay hindi nakalaro. Pagising niya nga daw, mga idol, ay medyo masakit ng kanyang tuhod. May soreness nga daw. At balita pa nga rin, mga idol, na tinry nga daw ni LeBron James na i-workout ito. Nag-pre-game workout siya, mga idol. Tiningnan niya nga kung mawawala yung pananakit ng kanyang tuhod. Pero unfortunately, mga idol, hindi nga yun nangyari. At nag-decide nga, mga idol, ang team ng Lakers na hindi ipalaruin itong si LeBron James. At mga idol, itong si LeBron ay nag-react nga sa kanyang Twitter. Nag-post nga siya, mga idol, ng mga angry emoji at mukha ngang frustrated siya na hindi siya makakalaro against nga sa Sixers. Pero ang magandang balita niyan, mga idol, ay day-to-day lang ang status ng injury ni LeBron. Mukha ngang hindi malala yung pananakit ng kanyang tuhod. Siguro dala na lang din ng katandaan neto ni LeBron. Pero anyways nga, mga idol, sa ating next balita, patungkol nga dito sa Cleveland Cavaliers. Dahil nakuha nga nila ang respeto neto ni Giannis Antetokounmpo. Pahayag nga ni Giannis, mga idol, na ang Cleveland Cavaliers daw ngayong taong ito ay for real. Hindi na daw ito yung dating Cleveland Cavaliers ng mga nakaraang taon na lottery team or panay draft ang inaatupag at hindi na nanalo. Pero ngayong taon nga, mga idol, itong team ng Cleveland Cavaliers ay may record na 30-19. Pangatlo nga sila sa Eastern Conference at 1.5 game behind lamang para sa number 1 seed. Kaya nga, mga idol, etong si Giannis Antetokounmpo ay pinuri ang Cleveland Cavaliers. Dapat daw bigyan na sila ng respeto dahil sila nga rin ngayong taong ito ay nagko-compete para sa NBA title. Yan nga, mga idol, ang matataas na papuri na ito ni Giannis sa team ng Cavaliers. As ating next at panghuling balita na nga, mga idol, patungkol nga ito sa team ng Atlanta Hawks at ang San Antonio Spurs. Sabi nga ng Atlanta Hawks, mga idol, interesado sila kay Derek White na shooter at scorer din na naglalaro nga ngayon sa San Antonio Spurs. At ang team nga ng San Antonio, mga idol, ay interesado naman sa player ng Atlanta Hawks na si John Collins. Ayon nga, mga idol, sa isang NBA reporter, baka nga daw may nabubuo ng trade sa pagitan ng Atlanta Hawks at ng San Antonio Spurs. Baka nga, mga idol, mag-swap sila ng player mga picks. At yan nga, mga idol, ang ating aabangan sa mga susunod na araw kung madedevelop ba itong trade rumor na ito. Pero mga idol, yan na lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!